Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life. Son of God, who leads us to freedom, glory to you, Lord Jesus Christ. You are the Word who calls us out of darkness. You are the Word who leads us into light. You are the Word who brings us through the desert. Glory to you, Lord Jesus Christ. Praise to you, O Christ, our Savior, Word of the Father, calling us to life. Son of God, who leads us to freedom, glory to you, Lord Jesus Christ. Kindly kneel. Prayer in honor of Jesus, the Divine Word. The Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. He was in the world, and the world came to be through Him. But the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Amen. Petitions to Jesus, the Divine Word. Jesus, Word of the Eternal Father, convert us. Jesus, Son of Mary, make us her worthy children. Jesus, our Master, teach us. Jesus, Prince of Peace, give us inner peace. Jesus, our refuge, receive us. Jesus, our Shepherd, feed us. Jesus, model of patience, inspire us. Jesus, meek and humble of heart, help us to become like you. Jesus, our Redeemer, save us. Jesus, our God and our all, possess us. Jesus, the true way, direct us. Jesus, eternal truth, instruct us. Jesus, life of the blessed, make us live in you. Jesus, our support, strengthen us. Jesus, our justice, justify us. Jesus, our mediator with the Father, reconcile us. Jesus, our physician, heal us. Jesus, our judge, pardon us. Jesus, our King, govern us. Jesus, our holiness, make us holy. Jesus, infinite goodness, let us experience your goodness. Jesus, living bread from heaven, satisfy us. Jesus, your Father received the lost Son, ask Him to take us back. Jesus, our joy and consolation, refresh us. Jesus, our helper, assist us. Jesus, magnet of love, attract us.
Jesus, our protector, defend us. Jesus, our hope, give us courage. Jesus, our love, give us your spirit. Jesus, fountain of life, cleanse and refresh us. Jesus, victim for our sins, give us the spirit of sacrifice. Jesus, our goal, let us possess you forever. Jesus, our glory and our reward, glorify us and be our only reward. Amen. In the silence of our hearts, we present to Jesus the divine word made flesh, who from his fullness we have all received grace upon grace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Father of peace and love, we rejoice in your divine word, Jesus Christ, your Son, who reconciles us to you. Free all nations from the darkness of sin and unbelief. Lead all peoples on the road of salvation through the light of the Word and the Spirit of grace. We ask this through the same Christ our Lord. Amen. May the Word made flesh, through whom everything was created, be the light and life of the world, and cast away every darkness that confounds and leads us farther from you. May his presence in his word and in the sacraments make us grow in holiness as your children. May the fullness of grace and truth of Jesus, the divine word, be upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Sa oras ng buong misa, panatilihin pong nakasuot ang inyong face mask at face shield sa loob ng shrine. Sundin po ang agwat na 1 meter sa isa't isa. Huwag pong umupo sa mga may X na palatandaan. Kung kinakailangan, dalasan pong magsagawa ng tuntuning pangkalinisan tulad ng paggamit ng alkohol. Sa oras ng banal na komunyon, isasagawa po ito sa pagkakasunod-sunod ng mga hanay. Magsisimula po sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Matapos tumanggap ang pinakahuli sa kanang bahagi, susunod na po ang mga nasa kaliwang hanay. Susundin pa rin ang maayos na pagkakasunod ng mga hanay.
mangyaring sundin ang mga ushers o ang mga direksyon na nasa sahi. Sa kamay po tatanggapin ang banal na komunyon para mapanatili ang nararapat na agwat sa pari, mangyaring iunat ang inyong mga bisig o braso pag tumanggap ng komunyon. Pagkatanggap ng banal na komunyon, humakbang sa kanan o kaliwa, batay sa kunsaan kayo nakaupo. Pagkahakbang, alisin ang inyong face mask at face shield at isubo ang katawan ni Kristo. Tiyakin na nakasuot muli ang face mask at face shield bago bumalik sa inyong upuan. Sa paglabas ng shrine, susundin ang prosesong ginawa sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ngunit ang mga nakaupo sa hulihan ang unang lalabas sa main door. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Atin pong ipinagdarasal sa misang ito ang mga panalangin kahilingan na ipinadala sa Facebook page ng Shrine at ang mga intensyon na nasa ating monitor. Malukod na pagtanggap sa inyong lahat na naririto at sa mga nakikiisa sa pagdaraos ng banal na Eucharistia sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Ngayon po ay kapistahan ng banal na mag-anak. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronald Ray Espartines, SVD, Vice Rector ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Kristo'y sumapit na, tayo ay magdiwang. Purihin ang Panginoon sa ating awitan. Kunita ang sanggol na sumilang sa sapsaban ay si Jesus ang Diyos nating tunay. Ngayon na ay Pasko na dapat igalang, magkaisa tayo sa panalangin awitan. Ating tunging tunay na diwa ng Kapaskuhan, pagmahalan, magbigayan bawat araw, pagkat sumilang sa daigdigan. Siya ay pag-ibig.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Mga kapatid, ang simoy ng Pasko ay umaalingaungaw pa po sa ating lahat. Marami tayong mga naipong magandang alaala kahapon at malakarang araw. We thank God for all these experiences. Itong mga magandang alaala na ito, babaunin natin ating alalahanin, especially when we are down. These memories will help us to lift us up. Pangalawa, ngayon din palang araw na ito, nasa loob pa tayo tinatawag na Octave of Christmas. Simula kahapon, magbilang kayo ng 8 araw, sa mga araw na iyan, our prayer will be intense. Kaya nga sa mga araw na ito, hanggang 8 days, may gloria ang mga misa. Kasi ang purpose niyan, para atim namnamin, to prolong our celebration. Para pag kumakain ng lechon, ninanamnam mo yung mantika at sarap ng baboy, so that we can really absorb the spirit of Jesus. Pangatlo, as mentioned, ngayon pala ay kapistahan ng Holy Family. One of the most affected in this pandemic is family life because of financial problems and relationship distance. We pray for our families. We pray for those who are suffering family, maybe delivered from any problems and sufferings. And for us to worthily offer this Mass, let us first recall our sins and ask God for forgiveness. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangriang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ay kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway makamit ng walang maliw na kaligayahan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak
ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalyangain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanginan ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikae sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait, matiisin, mapagpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Ang paghariin ninyo ng inyong puso, ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng kanyang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin nyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niyang magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang
sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki na nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawing ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol na si Jesus dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikakapahamak o ikakaligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang sila'y nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapahay ng Diyos sa Jerusalem. Na maisagawa na nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batang lumaking malakas, marunong at kalulugod sa Panginoon ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening, everyone. Sa ngalan po ng rektor ng simbahang ito,
na si Father Ronnie Crisostomo at kasama ng aking dalawa pang pari sa shrine, muli namin kayong ini-greet na Merry Christmas. Kanina pala before going here, chinek ko na yung naka-livestream sa pages lang ni Father Orbos combined. Meron na tayong 3,000 live viewers. From the shrine part naman, around 300. Ang simbahan namin ay 1,000 lang ito. So I can imagine 4 times of this church ang laman nito if all of you are here. And God bless you all. May the Lord always be with you in whatever journey you are in now. Ang Christmas po pala na simbang Katoliko hanggang January 10 pa. So pwede nyo tanggalin yung mga decoration nyo by January 10. That's the baptism of Jesus at the River Jordan by John. Punta na po tayo sa reflection. Alam nyo po pala sa kasaysayan ng tao, meron mga tao na naghangad na sila'y kilalanin at tratuhin ng mga tao na parang Diyos. Sa record po natin, ang pinakaunang recorded ay si Emperor Augusto Caesar. Siya po pala yung first Roman Emperor. Ang nangyari kasi sa Rome, dati Republic sila, governed by senators. Ngayon, nagkaroon civil war, naglabanan, ang nanalo si Julius Caesar. Kaso yung mga Romans na nibago sa dictatorial, kaya later on, they assassinated Julius Caesar. Meron siyang adopted child, ito na si Octavian, na naging Augusto Caesar, na kung saan, he was the emperor at the time of Jesus' birth. At ng time niya to unify his power, ginawa niya ng sarili niya as the chief of all priests of the Roman Empire. She meaning, siya may unang karapatan mag-alay ng offering sa Diyos. Kaya later on, when he died, he was declared as son of God. Ang next naman na recorded in history, si another Roman emperor, another is Caligula. Siya mismo, he believed that he is the son of God. Kaya nga, marami siyang mga pinapapatay at inaaway. Kasi sabi niya, because I am God, I have the right to do whatever I want to do. Tapos din diba yung mga pyramids sa Egypt, why they built that so high? Kasi they believe when their pharaoh die, later on, they'll become gods to protect the Egyptians. At remember ng World War II, why many Japanese was very brave. They really die, sumusugod sa mga bala because they are so loyal to their emperor kasi they look at their emperor as the son of deity. Anyway, bakit? Why these people would like to be treated as God? Kasi remember una, ang hirap maging tao. We have plenty of imperfections and limitations while God is perfect and unlimited. Pangalawa, why we want to become gods, these people, kasi they want to feel special. They want to be different from others. When others are weak, gusto namang ito, they must be special. At pangatlo, the reason kasi, these emperors and kings don't want to die. They have all the money, the power, the castle, but all they know, anytime soon, they will leave all these things because they're just human being. But alam nyo, yung kwento ng Christmas is different. Kung itong mga hari, emperor, they are humans wanting to become God, yung kwento ng Christmas was a different story. It's a story of God wanting to become man. Ito ang kwento na ang Diyos, ginusto maging tao. Kaya may magandang tanong, ano maganda sa atin? At itong Diyos ay ginusto maging tao, yung mga emperor nga at mga king, mayayaman na, powerful, gusto nila takasan ang pagiging tao. Di ba gusto takasan pagiging imperfect? But why this God chose to become man? Kasi ang bilang tao, we have plenty of limitations. We will die. Death is certain. At ang tao, we feel suffering. And ang tao, we can be insecure. When we see our brother, sister, yung mayaman, magagaling, we feel insecure. Why are they good? Why I am not? Why are they better? Why are they lucky? Itong Diyos natin baliktad, gusto maging tao.
At mahirap nila maging tao kasi una, another reasons, one of the painful experience of being a man is to be rejected. Especially during the MCQ, ECQ, after 1 month, maybe some of our bosses, tinatagal na tayo sa trabaho, we feel rejected. Bilang tao, we can experience sickness, we can experience poverty, sinisiraan pa tayo ng mga tao. Many people don't treat us. Maybe some 10 people maybe like us, but 5 may don't like us. Pachisipasan pa tayo, sisaraan pa tayo, pagnanakawan. Kaya nga, we have to be ready to all possibilities in suffering, like this pandemic. Di natin ito inaasahan. We never expected this to happen. But this happened. You see, ibig sabihin pala bilang tao, we have to expect things that are impossible, but it's possible to happen. And this may frustrate us and disappointing. That's why bilang tao, we have so many complaints. That's why I just understand why kings and emperors before wanting to become God, they want to escape the realities of human life. But the story of Christmas is different. If you would like to escape suffering, here, God became man, choosing to be with us. Ang tanong, ano maganda sa atin? May nagkakagusto pala pa sa atin? May Diyos na gusto makisawsaw, makisalamuha, may Diyos na gusto makipamuhay sa atin, makiisa sa ating pinagdaraanan. What could be his reason? Sa tingin ko, our God must have only beautiful and deep reasons. The first reason ay, una, ang Diyos, sinikap niya, ginusto niya maging tao because our God is faithful. He is filled with love. Kasi remember sa Old Testament, itong ating Diyos, nakipagtipan kay Moses. Nakipagtipan siya. Sabi niya, I will be faithful to you. I will be your God and you will be my people. Na kahit yung bayang Israel, hindi naging tapat, but the Lord all along never broke His rule. God has no exception. Kung meron man siyang exception, His only exception is to look for us, to remain faithful, and to love us. Kaya nga sabi ni sa Gospel, si Simeon, yung banal na spirito, nagpahayag sa kanya, nag-promise na he will never die until he will see yung tagapagligtas. Kaya when Simeon saw the Holy Family, kinuha niya yung bata, kinalong niya. Ang sabi ni Simeon, Panginoon, Ama, kunin mo na ako. Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na aking mga mata ang iyong pagliligtas. Friends, we may not always be faithful with God. We may not always love Him all the time. We may even taken Him for granted before COVID crisis because we were so busy with many things. But you know, we realize during this day, God remains the same. His love remains permanent. His love and faithfulness on us remain the same. Sukdulan ang kanya pagmahal at pagiging matapat sa ng Ama sa atin. And the best proof that He loves us so much when He shared and sent His own Son to all of us. At alam niyo po pala bakit ang Diyos ay matapat sa atin, sapagkat He is full of love, puno siya ng pagmamahal. Kaya nga ang taong faithful are only the people who are full with love in their hearts. Kaya sa mga mag-asawa nandito ngayon, mga magulang nandito, let us be faithful to our commitments and responsibility. But how do we know if we are faithful? Check your heart if it's full of love. Kaya nga, if you want to be trusted again, to be trustworthy, make sure your heart is full with love. Because if that love is full with love, it is capable of faithfulness and commitment. But the highest model of being faithful is our God, whose faithfulness will always remain the same. Pangalawa din po pala, ang second purpose why this God chose to become man despite we are dirty, kasi God wants to make a big difference in our lives. May gusto siyang gawin sa buhay natin. May gustong gawin, may gustong baguhin.
na gustong ayusin. Kung ang Diyos lang hindi niya ginustong bumaba sa lupang ibabaw, pinabayaan niya na tayo. But no, He chose to be with us because He knew His light will want to become a big difference to all of us, na ating puso ay abutin kasuluksukan na Kanyang liwanag. And if God can promise us, He promised us light, kaliwanagan. Kaya sabi ni Simeon, nang hawak-hawak niya si Jesus sa kanyang kamay, sabi niya, ito ang liwanag, sabi niya, liwanag ito na tatanglaw sa ating lahat. At para sa nang ilaw na ito, that Jesus may enlighten our minds. Kasi naturally, according to St. Thomas Aquinas, our mind is dark. Di ba? Minsan pagkalit-kalit ka na sa kapatid mo, minsan nagdidilim ang paningin mo eh. Kaya nga dapat pag dumidilim paningin na yan, don't do anything. Kasi if you do something, I heard a beautiful quotation. Sabi niya, anger does not solve anything. Anger does not build anything, but it can destroy everything. Ibig sabihin, we need light in our minds. We need light in our hearts. We need light in our souls so that we will not live in darkness. Kasi pag may ilaw ang buhay natin, we will see clearly. At pag may ilaw ang buhay natin, we can, di ba parang linis ka ng bahay, kung madilim, how can you clean your room? But kung maliwanag, you can put in order where to put your shoes, where to put your clothing. Ibig sabihin, pag may ilang buhay natin, we know how to organize and order our living, order our priorities and values. At pangatlo, mahalaga ang may ilaw ang buhay kasi para may self-control ang buhay natin, to control our urges of the body. Kasi hindi pwede pagbigyan lahat ang paggustuhan ng katawan. We could quick so that we can control our anger, our enviness, our jealousy. Kasi if hate, jealousy, envy, and anger, and urges, pinakawalan mo yan, magulo talaga. And last, why God sent His Son to us? Kasi sabi po, the third reason, because to give us eternity. Na kahit mamatay man tayo sa lupang ibabaw, death is not an end, but a beginning only. Kaya nga yung kanta ni Jose Marichana, Mary's Boy Child, akala ko that was his creation. Hindi pala. The original writer of that song is Boney. I am not sure, but what I know, he is the earlier someone who sang the song. At may beautiful script po doon sa Mary's Boy Child. Sabi doon, a man will live forevermore because of Christmas Day. At alam niyo po si Jesus na nagturo siya, hindi niya lang sinabi na yun ang kaharian ng Diyos, yun ang langit. Hindi niya lang sinabi na papunta kayo doon, but He said, I am the way to that eternity. Siya mismo. Kaya nga, may we surrender ourselves in Jesus. Believe in Him. Accept His teaching. He is the face of the merciful, faithful, and loving God. He is the light of our lives. And He is the one to show us the way to eternal life. In closing, we pray for perseverance to live our promises, to always live in faith, live in hope and charity. God bless everyone. Magsitayo po tayong lahat and we profess our beautiful faith. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na nagsugo sa Kanyang Anak upang tayo iligtas. Taglay ang pusong nagpapasalamat ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa Simbahang Katolika, pagtatanggol sa kasagraduhan ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang pamilya. Para sa bumubuo ng ating pamahalaan, lumikha nawa sila ng mga programa na naglalayong pahalagahan at protektahan ang bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa mga Kristiyanong pamilyang Pilipino, panatilihin nawa nila ang pagmamahalan at pag-uunawaan na hindi matitibag ang anumang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Para sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw na, makamtanawa nila ang kaligayahang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Karaniwan po pala, pag Holy Family, ibibless sana ang public, but we cannot do that. Pray over na lang. Because of modern life, Filipino families have been separated from one another. Sa mga nasa, ano ngayon, online, maybe you are working abroad, or living abroad, or maybe in the Philippines, but separated by provinces. So, sa prayer na ito, kung kasama man natin ating family o hindi, we remember them and bless our parents. Bless them, forgive them, and offer this beautiful prayer for your family. We bless your name, O Lord, for sending your own incarnate Son to become part of a family so that as he lived its life, he would experience its worries and its joys. We ask you, Lord, to protect and watch over all families tuning in right now in this online mass and those also inside our shrine church. Bless this family. Give them prosperity. Give them financial deliverance, healing of their sicknesses, and healing of their brokenness of relationship. Bless them so that in the strength of your grace, its members may enjoy prosperity, possess the priceless gift of your peace, and as the church alive in the home, bear witness in this world to your glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. We will now proceed to the offertory. Pastor ng mundo at orden.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo mo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mo'y di na naiba sa amin, ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang silita mo. Sa katauhan niya, ang iyo'y sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyo'y pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaysa namang anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon si Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabos kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugong bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating panampalataya. Si Kristo'y naman.
ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto ang aming obispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalawanagan. Kaawaan mo at paginapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Bereng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pong ipag ating panapalataya sa Ama sa pamagitan ng pagdarasal ng Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Diyos ay laging sumayin nyo. At sumayin nyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po ang lahat, paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso.
Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Isang sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Tulon niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Ngayon at dalawin natin sanggol sa sapsapan ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sang kahangahangang biyaya ng Diyos, sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Let us pray. After this prayer, meron pong oratio imperata and short announcement, then final blessing. So please stay until the final blessing. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, na gabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang mga may sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
San Arnold Jansen and Joseph Renadimitz, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Magandang gabi sa lahat. Ako po pala si Father Ronald Ray S. Martinez, SVD, kasulukoyang Vice Rector of the Shrine. Una muna, ang aking ipopromote ay yung aming Shrine Facebook page na kung saan yung mga details will be flashed on the screen. Please help us spread our Shrine Facebook page. Simula po ng first ECQ March, itong Shrine mismo was in the forefront of social media apostolate. Kaya nga, we, no fault of our own, stay in our houses, still benefit the Holy Mass because of this beautiful technology the Lord had given us. Kung pwede, right after the Mass, kindly look for your cell phones and look for our page, Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Why we are called Diocesan? Kasi pong ating simbahan ay kasapi ng Cubao Diocese, na kung saan ating pong head leader ay si Bishop Honestong Choco. At tinawag din po tayong Shrine of Jesus the Divine Word kasi kami mismo mga pare, we are called SVD Priest. Pag sanabing SVD, Divine Word Missionaries. So nakapangalan yung simbahan namin sa Divine Word, which is also the Word of God, Jesus Christ. That's why we are called the Divine Word Shrine. So please help us spread more that the light of Jesus may go to the many areas, not only by location but recesses of our heart. Pangalawa, will be flashed also on your screen, yung aming Shrine calendar. Naku, patapos na yung December 25. Dapat ngayon pag-aksayahan natin yun naman yung pagplano sa buhay natin sa 2021. Kasi konting kambot pa, aahong pa tayo. Katulong sa pag-ahon ay kalendaryo at ballpen. Hindi ako naniniwala sa malinis sa kalendaryo. Dapat madumi yung maraming sulat. Kasi ang kalendaryo may sulat, maraming plano. Kasi sabay-sabay tayong aahon. Kung gusto nyo, may kalendaryo ang simbahan, ginawa para sa inyo. But we cannot deliver to you sa bahay ninyo. May pass by sa aming sa Christ the King. Ang ginawa naming shrine calendar ngayon ay yan pong kalahati ng altar sa taas. Kasi ang tema ngayon ng simbahang Pilipinas ay Year of the Mission at 500 Years of Christianity. Kaya nga sa kalendaryo namin makita ninyo dyan yung Four Gospels and Jesus Christ as the Great Missionary is very affordable. So if you have time, kung may mga driver kayo or you can pass by Christ the King, the details, numbers are in the screen. Pangatlo, in a special way, I am promoting yung Facebook page. Pangalan niya ay Words to Light Our Path. If you would not like, kung ayaw niyo mag-follow and visit, kung ayaw niyo mag-like and follow, please visit the page para makita niyo. It will offer you bite-sized wisdom. Pasabing bite-sized, mga one-sentence words that will lift our minds, hearts every day. We feature there mga Word of God and then sayings from beautiful authors and some graphics which will help us uplift our soul, uplift us, encourage us to continue and pursue on. Again, the name of the page is Words to Light Our Path because Jesus, the words of Jesus is the light to our path. That's all. God bless. Kindly rise for the final blessing. Since ngayon pala ay Holy Family, sa mga hindi pa dyan nakakabati ng mga tatay, nanay, ng mga anak, so batiin nyo, Merry Christmas, magpating kayo. This day is Holy Family Day. Day to appreciate our family. Our family may not be perfect, but God chose the family for us. There must be a beautiful reason why we belong to this family. We treasure them, we appreciate them, we bless them. So pag-uwi ninyo, talk to your family, have time together, appreciate one another. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mapagpala, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang binibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama,
at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo na mapayapa. Salamat sa Diyos.